guys, welcome to the vlog. Let the bass kick. Ngayon, ang gagawin natin ay makikipag-real talk tayo kasi medyo nauga yung utak ko dun sa buknoy na yun, no? Ang aga-aga na napanood ko yung ano niya, video niya. Ang aga-aga, medyo nauga yung utak ko, kaya medyo makikipag-real talk tayo. So, tayong mga, katulad ko, small YouTuber, sana meron tayo medyo mag cool down tayo sa mga ating mga sinasabi dahil minsan hindi natin alam na hindi pa tayo to the highest level, eh medyo nakakasakit na tayo, lalo pa kung to the highest level ka na at isa ka ng influencer. So dapat lagi nating iisipin ang ating sasabihin bago natin i-voice out kasi hindi natin alam kung nakakasakit tayo o kaya nakakapag-uplift tayo ng mga tao tulad ng napanood natin ito. So, ang masasabi ko, buknoy, hindi man ako masyadong sikat na sikat dahil wala akong kasikat-sikat na katulad mo, pero sana lagi mong iisipin at bago mo sasambitin sa lahat ng sasabihin mo, ay isipin mo mabuti kung makakasakit o makakapagpasaya sa ating kapwa. Dahil nandito tayo para maging positive lang at mapanood tayo ng bonggang-bongga. Karoon sila ng konting saya sa ating sa lahat ng video natin o vlog natin para makatulong tayo sa kanila para maibsan ang kanilang mga depression, yung mga lungkot. So nandito tayo para hindi mag-brag ng kung ano-ano o mag-down ng kung tao o mag-libak ng tao. I-down yung mga posisyon nila na nakamit sa buhay dahil hindi natin alam behind it. Siguro, katulad na sinasabi mo, tricycle driver, marami akong kakilalang tricycle driver na nakapagpatapos ng limang anak, apat na anak, tatlong anak at isang anak dahil tricycle driver. So, hindi, lagi nating iisipin na hindi porket mababa ang posisyon, eh wala na silang pangarap. Dahil hindi, unang-una, hindi nila pinili yung pinatatayuan nila. Pangalawa, nagpupursige sila, kaya nga sila nag-drive, diba? Kahit umaga, tag-ulan, tag-init, nandiyan sila sa kalye dahil gusto nilang may marating sa buhay at gusto nilang may marating ang kanilang anak. Kung hindi man nila narating ang pangarap nila, ibibigay nila sa anak nila. So, wag tayo maglilibak kung anuman ang nakikita natin posisyon na katulad ko. Isa akong housekeeper, isa akong taga-kudkod na Inodoro, diba? So, I'm proud kasi nabibigyan ko ng pagkain sa aming bahay, sa aming lamesa, ang aking mga magulang at aking anak. So, proud ako as a housekeeper, as a taga-kudkod o janitor ng isang eskwelahan na nakakapagpabuhay ako ng aking pamilya sa pamagitan ng marangal na trabaho. Marangal yung tricycle driver, hindi siya ng aapak ng tao. Huwag nating sasabihin na gano'n dahil wala pangarap, kaya yun lang ang nakamit niya. So, think before you speak. Yan ha, para walang masyadong magagalit sa atin ang bonggang-bongga, lalo na isipin natin na tayo ay, lalo ako, small YouTuber, pero kailangan lagi tayong mag-iingat sa lahat ng sinasabi natin, lalo na kung malaking influencer ka na dito sa ating YouTube industry. Ayan, so, kaya marami sigurong nagagalit sa'yo sa nagawa mo dahil medyo yung nagsosorry ka na nga rin, diba? Nagsorry ka pero parang hindi rin nila na-feel yung sorry mo. Actually, hindi ko rin na-feel na kung sincere ka sa sinorry mo, but at least sinabi mo na nagsosorry ka, pero yung sana yung feeling na maa-attach sa'yo yung nanonood na talagang sincere yung pagsasorry mo, eh sana naipadama mo din. Pero yung sinabi mo na wala kang una nung pagkatapos na lumabas sa video na yon, na sinabi mo wala kang time sa mga ganun-ganun, eh nagkaroon ka nga ng time na sabihin sa madlang people na
etong taon to ay ganun-ganun yung pangarap, kaya ganito yung narating. So, sana nagkaroon ka rin ng time agad na sincere na sorry sa nasabi mo at nabanggit mo para medyo mapapatawad ka ng bonggang-bongga ng mga sambayanan. So, ayan. So, laging tatandaan, think before you speak para hindi tayo nakakasakit ng kalooban. So, yun lang ating uga sa araw na ito, na medyo nauga talaga yung utak ko nung napanood ko si Buknoy Glamour. Learn from it, huwag nang uulitin, at sana mag-sorry ka ng bonggang-bongga yung mapifeel talaga ng madlang people na nagkamali ka at inami mo yung pagkakamali mo at hindi mo nauulitin. So, yun lang. Kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel, click balang sub, small YouTuber po. Hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na ginagawa ko, at like nyo na rin kung nagustuhan nyo po ang video na ito, at hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na ginagawa ko. So thank you sa lahat po na sumusuporta, sa lahat po nagsusubscribe, at sa lahat po na nanonood ng aking videos. At dali po natin tatandaan, stay safe, stay at home, huwag lalabas kung hindi naman kailangan. Maghugas lagi ng kamay at sabayan nyo na rin ang paghugas ng plato para masaya si nanay. Ayan. So, ayun lang ating vlog for today. Sabi ko nga, remember, life is short. Enjoy life, think positive, and be grateful always. Bye! Thank you!